Hi, what's up guys? Welcome, my name is Ronald. So sa video na to, pag-uusapan natin ano ba ang ibig sabihin ng fully vaccinated, partially vaccinated, or not fully vaccinated when you are entering Philippines and Singapore. Also, i-discuss natin kung accepted nga ba ang mga hawak niyong vaccination card or certificate. And also, I will share with you kung ano yung mga as recognized COVID vaccine in Philippines and Singapore. To be considered fully vaccinated, you need to complete a series of 2 dosage of vaccine or meron kayong na-receive na 2 COVID vaccine like Sinovac, Pfizer, or Sinopharm 2 weeks or 14 days prior to your date of departure. So kailangan bago kayo dumating sa Philippines or Singapore, nakompleto nyo na yung series of vaccines nyo. So what is not fully vaccinated or unvaccinated? So kapag ikaw ay hindi nakakuha ng kompletong series ng vaccination or hindi kasama sa listahan ng accepted vaccine ng Philippines at Singapore ang vaccination status nyo. Habang sinasagutan nyo yung e-travel, meron kayong QR code na makukuha. So either red or green QR code yon. Kapag green, it's normal. Mapupunta kayo sa express lane. Pero kung kayo ay may red na QR code, mapupunta kayo sa manual processing sa immigration. I-check nila yung records nyo para ma-determine or malaman kung anong quarantine protocol ang applicable sa inyo. Also, you are required to get a negative ART test from a clinic 24 hours prior to your departure date. So, sa Singapore naman, kapag hindi kayo listed as fully vaccinated, kailangan nyo ding mag-present ng negative ART test 24 hours bago kayo dumating ng Singapore. And kailangan nyo ng travel insurance. So pag-usapan naman natin yung accepted vaccination. Ito yung mga list. Makikita nyo rin to sa e-travel kapag i-declare nyo na yung vaccine nyo. So meron yung Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Sputnik. So pwede rin mag-mix ng any COVID vaccine. And so on. Ayan, ito yung mga accepted. So, ano naman yung accepted sa Singapore? Under ng ICA website, so at least 1 dose of Janssen or J&J, tapos 2 dose of AstraZeneca, Moderna, Spikevax, commonly Pfizer, Sinopharm, and so on. Same in Philippines also, pwede kayo mag-mix. As long as it's under World Health Organization emergency usage. Sa Singapore, hindi recognized ang Sputnik. Sa Philippines, considered ang Sputnik sa listahan. So, take note nyo lang yun kung magta-travel kayo sa Singapore. Pag-usapan naman natin kung pwede nga ba or accepted ba yung mga vaccination card or certificate na hawak nyo for traveling. If vaccinated kayo sa Philippines, commonly matatanggap natin yung VaxCert. So ito rin yung most recognized vaccine certificate internationally. Pero what if kung vaccinated kayo pero hindi under ng VaxCert yung hawak nyo? It's either under ng BOQ, other LGU, or minsan galing ng munisipyo, or barangay, or any medical clinic sa Pilipinas. Okay lang yun, pwede nyo siyang gamitin, tinatanggap siya. Basta issued siya ng government or foreign government, kahit digital or printed, pwede yun, accepted yun. Just take note na dapat nandun yung name nyo, yung vaccine type, and vaccine dosage date. If you are entering Singapore, mas madali na kung VaxCert ang hawak nyo. Kasi pwede nyo siyang i-upload sa Singapore Arrival Card or Vaccination Check Portal. It's optional, hindi siya requirement. Bawas stress lang bago kayo mag-travel sa Singapore, at least alam niyo na accepted yung vaccine certificate niyo. So, what if hindi rin VaxCert ang hawak niyo? Papasok ng Singapore sa website nila, as long as it's English or translated in English, issued by your government, merong personal identification like name, date of birth, ID number, vaccine type or vaccine dosage also, na maka-countercheck nila sa passport niyo, it will be accepted in Singapore. So in Philippines, kung ang bata ay below 15 years old, vaccinated or not,
susundan niya ang quarantine protocols ng kasamang parent or guardian. If fully vaccinated si parent at wala ng quarantine, ganun din yung process sa kasamang anak or minor. Pero in Singapore, minors age 12 and below are exempted from all COVID-19 requirements. Pero sa mga 13 years old and above, it's required na for them to be fully vaccinated. So, itong video na to is nag-focus lang dun sa mga vaccination status ng mga travelers kasi ibang country tayo manggagaling. So, I hope this video helped for all those travelers entering Philippines and Singapore. Please subscribe. I have a lot of videos for your travel guide. Thank you for watching and I hope to see you again on my next video.